よし。Yeah. Hello po mga kadipat and good evening to all who are watching this right now on my personal video log, and for those who will be watching anytime on my Tamiya Mini 4-wheel drive racing personal video log every Wednesday and Saturday. Yup, another run and gun on Wednesday, and we are in the third of the 9 race schedule this month of December 2021. At huling araw at huling gabi na rin ng ating Urdaneta City Fiesta rito sa lungsod ng Urdaneta sa Pangasinan. And this is your host, mga kadipat, Dipat Aguilar po, para sa isa na namang exciting edition ng Dipat's Tamiya League Season 2 ngayong December 8, 2021. At pista po yan ng Santa Immaculada Concepcion, yan, ng ano, Feast of the Our Lady of Immaculate Conception or Immaculate Conception of Mary, yan. Ngayong December 8, isang holiday Wednesday, isang holiday run and gun Wednesday na gabi. Yan, isang magandang run and gun Wednesday evening sa inyong po lahat, mga kadipat. And of course, to start off this edition, I extend my birthday greeting to my ultimate crush and my ultimate love of my life, Myrtle Abigail for Lucas Sarosa on yesterday, December 7. So, happy birthday extended to you, Myrtle Love. And oh, as always, hindi kita tatanta na sabihing mahal na mahal pa rin kita. Mwah, mwah, chup, chup. Yan, to my only forever otaku waifu, yan, from Barotac Nuevo, Iloilo. Yan, thank you so much for always making me smile and feeling comfortable. Yan, yan, tsaka ano, magaan lang talaga yung, magaan talaga loob ko sa kanya, pero pag sa ibang tao, wala na. Hindi na maganda. Alright. Alright, on December 8, actually marami nagbe-birthday ng December 8. Hindi ko na maisa-isa, so sa lahat na nagbe-birthday ngayong December 8, kasama na rito si yung butihing nanay po ni Ginoong Jerry Valdez Telan. Yan, kay Mami Shoni Concepcion Telan. Yan, happy birthday po sa inyo ngayong araw na ito, December 8, 2020. December 8. So magkasing edad sila ulit ng aking ama na si Demetria Aguilar, o in 15 days time naman mag-birthday yung dad ko. 2 days before Christmas naman. Yan. Kaya lagi maaga yung Pasko ng inyo pong lingkod. 23 pa lang tine-celebrate na instead na 25. Although, meron din tayo sa December 25, by the way. Announcement po pala. On December 25, yan, meron po tayong dalawang part. Dalawang kabanat. Dalawang part. Dalawang video lag. Ang part 1 sa Pro Stock. Ang part 2, Speed Tech Exhibition. Meron po tayong Speed Tech Exhibition on December 25 and on December 31 of this year. Of this year 2021. December 25 at December 31. Meron po tayong Speed Tech Exhibition. Abangan nyo po yan. 5 po ang maglalaban sa Speed Tech natin. Yan. Sina... Yan, i-introduce ko po sa inyo yan as we go along on this on the next vlogs, yan. Alright. So, December 11 naman po, before that, December 11 naman po ang Dipat's Tamiya League live naman po at 8:15 PM. 8:15 PM onwards magla-live po tayo sa Dipat's Tamiya League Season 2 sa ating race number 4 of 9 ngayong December 2021. Ano po tayo niyan, 8:15 PM po tayo magsisimula due to the scheduled power interruption dito po sa ano, sa lungsod ng Urdaneta. Halos buong Urdaneta po brown out ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Yan, ayon po yan sa NGCP, yan, o yung National Grid Corporation of the Philippines nung December 6, actually, December 6, nasabi na po ng maga, nakita ko po kagad sa Facebook at shinare ko po agad yon in public. Yan, para po malaman ng lahat. Ano po? Yan. Pag maga ng importanteng impormasyon, importante, nakapublic yan. Public sharing po dapat yan para malaman ng lahat. Okay? So, kasi meron din tayong mga OFW na nakatira rin sa ano, merong route sa Pangasinan. So, kailangan po natin i-share yan. Alright? So, I repeat po, December 11, 2021, ano po yan? 8:15 PM ang simula ng ating Dipat's Tamiya League Season 2 Edition sa ating Sabado Nights. So, mahuhuli po yung Sabado Nights natin. Oh, malilate tayo dahil nga sa scheduled power interruption. 12 hours, 6 to 6 a.m. to p.m. Yan, 6 a.m. to 6 p.m. po yan. So, kailangan mag-charge sa po tayo kagad ng lahat ng mga kailangan natin. Gadgets, batteries, lahat na...
make sure po na naka-charge po lahat yan. Alright! So on December 9, tomorrow naman ba, moving on mga kadipat, birthday greeting naman po dun sa aking panganay na pamangkin na babae, si Daniela Shaina Aguilar. On December 9, tomorrow, happy birthday in advance sa'yo kay Aina Aguilar, kay Daniela Shaina Aguilar, bukas, December 9. Also, to Mr. Bob Arrow, yan, to the top rank promoter, tomorrow, birthday po niya, yan, advance happy birthday to you, Mr. Bob Arrow, yan, on December 9. Yan. Also, shout out to Christian Manibog who is watching right now. Thank you so much. Yan, nakikita ko dun sa profile fake. So, madali lang. Alright. In December 10. Yan, meron din ako naalala. December 10 po, birthday naman po yun ng dating ng isa sa mga legend sa PBA na si Danny Ildefonso. Si Lakay Danny Ildefonso po. Or assistant coach ngayon sa Alaska, if I'm not mistaken. Dati rin San Miguel Beerman, yan, nagkaroon ng maraming championships dun sa team niyan under coach Joseph Uichiko. Yan, to kay Danny Ildefonso, to assistant coach Danny Ildefonso on December 10, happy birthday po in advance. Yan, ayan. Kagaya po namin ni na Christian Manibog at saka yung ibang mga rin yan, kapwa rin namin na alumnus sa Urdaneta High. Nauna lang po siya sa amin. 1978 po siya I think nag-graduate siya 1978 nga ba? Yes, 1978. Tama. Nag-NU yun eh. Tapos nag-NU nung college and then kasama ni Tugadi nun. I think nagmagabot sila ni Lordy Tugadi. Nagkasama sila dun. Alright! If my memory serves it right lang, just correct me if I'm wrong kung sakali, no? Alright! So, yun, yung ilan sa mga birthday greeting kay Aina, kay Mr. Babarong, kay Coach Daniel Deponso. Yan. Advance happy birthday tomorrow at saka sa atin. Alright! And sa December 11 na rin, yung mga nagbe-birthday ng December 11, happy birthday in advance. Alright! So, moving on mga kadipat, we'll now go through our previous race nung nakaraang Sabado nights, nung race 2 of 9. Balikan lang po natin yung mga kaganapan. Saglit, happy hour lang po tayo nung previous Sabado nights racing natin on Dipat's Tamiya League Season 2. 6 RTRs, yan pa rin po yun, yung 6 RTRs na yun. Kaya malapit lang ako dun sana eh, kasi nandito yung working table ko for the meantime. Palibasa, dito rin na starting line, dun sa kinaroroonan ko ngayon. Yan lang po yung starting line, oh, dali lang. Oh. Kaya, hindi ako masyado mahihirapan. Alright. In the single round robin races, 15 single round robin races, dahil alim lang po yung kalahok, all the way na yan hanggang matapos ang ating season 2 this year. Yan, so posibleng July na po tayo babalik pag season 3. Mangongolekta muna ako ng mga racetrack panels niyan, kung sakali. Alright. In the 15 single round robin races, yan nga po, naglaban nga yung anim na kalahok at si McLaurin ang nanguna matapos ang 15 karera na yan. Isa lang naman ang naging re-race at wala naman masyadong nagkatamaan. Isa lang ang re-race, yung race number 2, which will be our race number 3 tonight, yung Setsuna versus Cosmo Atomica, yan po yung naging race number 2 previously. Pero coming into tonight's race, sila po ang ating race number 3 mamaya. Okay, doon lang, yun lang po yung nagkaroon ng re-race due to accident. Yung isa tumirik, yung isa umimbang, first lap pa lang. Kaya nag-re-race agad. At in the re-race ngayon, nanalo doon si Cosmo Atomica. Alright, in the 15 single round robin races yan, thanks for the like kay Mr. Jason Cancino yan. Nakita ko nga doon sa notip. Okay, Rising Trigger, wala si Shadow Kick, durog. Alabe, wasira yung X-chassis. Sira yung bearing area. Sira yung racing trigger eh. Unfortunate. Hindi na nga siya nakasali ngayon season 2. Dahil hindi ko na siya naibalik. Dahil sira yung nasira na yung mga X-chassis ko eh. Alright. So, sa single round robin eh, si McLaurin ang nanguna with solo 4-1 win-loss record. Outright semifinals po yan. Ang isa pang naging outright semifinalist dyan was Hotshot Junior. Due to the winner over the other rule against Darkson dahil nagtabla sa 3-2 win-loss record. And it turned out to be Hotshot Jr. dahil siya yung may tiebreaker dahil tinalo niya si Darkson dun sa duelo nila. Kaya si Hotshot ang nalagay sa number 2 bilang isa pang outright semifinalist. At si Darkson nalagay sa number 3, relegated to number 3 in the quarterfinal round. And then
number yung mga naglaban sa single round robin, yung mga naglaban ng nakulelat, sila naman ng quarterfinals number 1, Cosmo Atomica and Scarlett tied for 2 and 3 win-loss record, but due to the winner over the other rules, si Scarlett ang nanalo sa kanilang duelo, kaya si Scarlett ang may tiebreaker, kaya siya ang nalagay sa number 4 at si Cosmo Atomica ang naging number 5. Pero sila rin ang naglaban sa ating quarterfinals number 1. O, yung seeding lang yung naging issue. Alright, at si Setsunen ng ulelat with 1-4 win-loss record in the single round robin. So, ang naging quarterfinals matchup po natin, Scarlett versus Cosmo Atomica. Puro FM. Actually, yung unang bracket, puro Prostock front motor. Ang isa namang bracket ay Prostock non-FM or non-front motor cars. Dalawang rear at isang center engine. Center motor. Alright. So sa quarterfinals number 1, Cosmo Atomica versus Scarlett ang naging matchup at nagkaroon po yan ng re-race at si at sa re-race na yon si Cosmo Atomica pa rin ang nanaig. So unfortunately, Scarlett is still scoreless this month of December 2021 on aggregate. Scoreless pa rin siya, so maaga siyang nasibak ulit. At si Cosmo Atomica ay nagpatuloy sa semifinals round kalaban si McLaurin, ang kapwa niya Orange Army at front motor car. And si na Dartsan at Setsuna ay maagang nagharap muli from finals, nagharap uli sa quarterfinals number 2 agad-agad. And unfortunately, Setsuna lost the battle, lost that duel against Dartsan. Na rider punch at na rider kick ni Dartsan, si Setsuna palabas pa si palabas. So si Setsuna ay maagang na maalam at mababalik ngayon sa stock motor ngayong gabi, coming into tonight's race. At yung pare sila kasing tune motors during that time. So si Darksan ang umusad sa semifinals round para kalabanin si Hotshot Jr. And in the semifinals round, 1 versus 5 matchup between McLaurin and Cosmo Atomica. And Cosmo Atomica won in a close call. Napaka-dikit na panalo yon. Actually, kay Scarlett pa lang, dikit na panalo rin yun. Pahirap ang panalo rin yun kay Cosmo Atomica. Yun nga, nag-re-race pa. Pero sa semifinal, 6 laps nga lang yun. Walang re-race, walang last man. But it was still a close call between the two Orange RB members. And Cosmo Atomica barely nosed out McLaurin with just, I think, half the car length. Half the car length lang ang kalahati lang ng car length ang panalo ni Cosmo. Kaya si Cosmo Atomica ang nakausad sa hard-earned finals appearance para kay Cosmo Atomica. At si McLaurin nalagay sa battle for third. And then sa semis 2, Darksan versus Hotshot Jr. ang naging laban. At si Darksan kumapit hanggang dulo, hanggang 6 laps ay natapos. At si Darksan ay nakabalik sa ating championship round that time. And in the battle for third, McLaurin versus Hotshot Jr. ang naging rematch from the previous race. At ngayon, sila rin ang race number 1 ngayong gabi. McLaurin versus Hotshot Jr. po yan. At nanalo naman si McLaurin dun sa battle for third. So, double the output ngayon. Ang parehong car. McLaurin with 4 points total on aggregate. Hotshot Jr. with 2 points on aggregate. Dalawang fourth place yan. Si McLaurin, dalawang third place. At sa championship round, Cosmo Atomica versus Darksan. Just when we thought Darksan will gonna win the championship race. But in lap number 8, doon siya nag-commit ng sideshow itong si Darksan. Kinapos ang tri-dagger na naman niya, yung tri-dagger na takbo. Takbo ang tri-dagger na naman, kinapos at hindi nakabalik na 1-2-3. And eventually, Cosmo Atomica winning it all. And Cosmo Atomica won being the new champion. Kaya siya yung defending champion natin coming into tonight's race. And Cosmo Atomica with its first 4 points on aggregate as reigning and defending champion right now. And Darksan placed second place at sapat yon para manguna sa aggregate scoring early on with 7 points total. And McLaurin with 4 points and Hotshot Jr. with 2 points. Yun nga po, ulitin ko lang po yung ating yung aggregate scoring. Ayan nga po yon. Yan, as we take a look at this aggregate scoring update, as of the moment, Darksan leading the pack with 7 points and McLaurin and Cosmo Atomica tied at 2nd place with 4 points apiece. Setsuna in 4th with 3 points, Hotshot Jr. with 2, and Scarlett has yet to score on aggregate this month of December 2021. So yun nga po yung mga maglaban ngayong gabi.
And at ang dalawang tune motors lang po natin ngayon ay sina Cosmo Atomica na may torque tune 2 at 4:1 gear ratio. Actually, tatlong 4:1, lahat ng pro stock front motors po ngayon ay 4:1 gear ratio ang gamit. At ang mga pro stock non-FM cars yan, sina Setsuna, Darksan at Hotshot Junior ay gagamit ng 3.5:1 gear ratio. Yun po ang kanilang gear ratio ngayong gabi. So si Cosmo Atomica torque tune 2 at 4:1. Si Darkson naman eh Atomic tune 2 15486, magkakasunod lang po yung torque tune 2 at Atomic 2 15484. Ito naman si Darkson 15486 rev tune ng nasa gitna nilang dalawa. 15485. Ito 15486, ito 15484 item number yung motors na kanilang ginagamit. Yan. And then all the rest are stock motors yon. Yun na nga, sinabi ko na nga, yung front motor cars ay 4:1, 3.5:1 naman po itong tatlo. So, without further ado, we'll now proceed right away with our racing run and gun Wednesday Tamiya Mini 4-wheel drive racing tonight on D-Pat's Tamiya League season. So, once again, glad to have you with me, D-Pat Aguilar, for another exciting run and gun Wednesday on D-Pat's Tamiya League season 2. And for those kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, para sa mga bago lang sa YouTube channel, yung mga bagong nanonood at mga new to the channel, of course, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Donpatrick Aguilar. Currently having 314 subscribers on my YouTube channel. Thank you so much for your support. Keep supporting my YouTube channel, Don Patrick Aguilar. And D-Pat's Tamiya League Facebook page, soon po yan. Abangan. Alright. So in the meantime, we'll now proceed with our race number 1 between McLaren and Hotshot Junior. Current, ano lang yan, yung rematch ng battle for third. Previous battle for third po natin. Alright. Okay. Ayos ba itong ano natin? Oh, sumobra na. Parang uling roster, sumobra sa sarap. Pasensya na. Sabay nagpagutom eh, no? Durug! May hangover! May hangover pa kay Myrtle. Durug! Hapang boy na yan! Lifetime na yan! Lifetime, ano na? Lifetime hangover na yan! Alright! So we'll now proceed with our race number 1. Once again, welcome to another exciting Run and Gun Wednesday edition of D-Pat's Tamiya League Season 2, December 8, on the Feast of Immaculate Conception. Date tonight is December 8, 2021, that is. And we'll now proceed with our race number 1 tonight, McLaren versus Hotshot Junior ulit po yan for the second straight race, dahil sila po yung nag-battle for third ng dalawang dikit. The past week, sila yung battle for third matchup po natin. Alright, so sila ulit ang ating race number 1 tonight. And in this case, McLaren will start at lane 2. And lane 2 po, lahat ng higher seed ngayong gabi, sina McLaren, Darkstan at Cosmo Atomica magsisimula sa lane 2. And lane 1 naman para sa mga lower seeded. So in this case, McLaren is at lane 2 and Hotshot Junior is at lane 1 to start off this Run and Gun Wednesday edition of D-Pat Tamiya League Season 2. Here now is our race number 1. Switch on. 1, 2, 3, go! Makloren, win. Saya wala si Tadoki. Durug! Makloren, victory to start off this Run and Gun Wednesday edition of D-Pat Tamiya League Season 2. Yeah. Scarlet versus Darkson is our next matchup for tonight. Yeah. Sa ating single round robin. Let's just double check the signal first before we proceed, before we resume. Unfortunately, wala nga si Rising Trigger dahil hindi ko na maibalik ngayon. Dahil nakakapos na ng Super X. Tsaka nagko-concentrate din ako dun sa dun sa, what do you call this, mga kadipat? Yung, speed tech.
Kaya nga yung pagdating na speed exhibition, exciting yon dahil lima ang kasali. Si Green Penoy magbabalik. Magbabalik si Green Penoy. The return of Green Penoy on December 25, 2021 on Christmas Day. Babalik po yan. Alright! Okay, in the meantime, kahabalik muna tayo. McLaren with an early victory. Okay, hot shot 0-1. Next matchup will be Starlet versus Dark Sun in a few moments. And, yan. Ang starting lane ni Dark Sun. Ayan, Dark Sun will start up lane 2 and Scarlet will start up lane 1. Alright! Race number 2! Switch on! 1, 2, 3, go! Nakuha ko makaagad siya ng Scarlet. Mahabol na rin lang anyway. Biglang lang pa Rider Kick sa screen. Rider Kick! Dark Sun with an early victory tonight. Rider Kick! Sayang, walang Shadow Kick. Hindi na inahanap ni Christian Manibog yung Rising Trigger kaso wala na si Shadow Moon eh. Hindi ko na nakibat eh. Rider Kick! Going to the final lap pa lang kasi si Scarlet at that point eh. Masusundan na siya sa pull out. Mabuti na rin na pull out. Knock out. Rider Kick! Sakto! Yung takbo ng Atomic 2. Buti na lang. Buti na lang na control yung baterya. Alright, in the meantime, race number 3. Okay, magano muna ako. Race number 3 will be Cosmo Atomica taking on Setsuna. So, all throughout the single round robin, Cosmo Atomica will start at lane 2. And all throughout the single round robin as well, Setsuna will start at lane 1. Yun, yun po yung mga starting lane nila to, for the entire single round robin for tonight. Alright! Race number 3, switch on. 1, 2, 3, go. 4, patay. Patilo. 4, yung alap. Inside. Seto na. Beans. Yes. Okay, next matchup natin yung losers bracket. Scarlet versus Hotshot Junior, or maganda ang laban to. Scarlet versus Hotshot Junior, maganda rin yung naging rivalry ng dalawang to. Although si Sanya Blade talaga, arguably yung isa sa mga greatest rival ni Hotshot Junior. Aside, before Setsuna. Before Setsuna, after si Setsuna talaga. Ngayong season 2, si Setsuna. Last season, si Sanya Blade, ang ano niya, rival niya talaga ang matalik. Mortal na arch rival talaga. Okay, so nabasag yung trend. Binasag ni Setsu na yung trend. At yung lower CD ng nanalo. Race number 4 po natin, losers bracket. Scarlet versus Hotshot Junior, ang ating matchup. Scarlet will start at lane 1 while yeah, the only time that Scarlet will start at lane 2 is will be against Setsuna mamaya. And then si Hotshot Junior, that's the first of two. This is the first of two races that Hotshot Junior will start at lane 2. Alright! Race number 4! Switch on! 1, 2, 3, go! Close fight so far. On to the final lane changer for Hotshot Junior. Got my single lead here. KO! Hotshot Junior wins. Hotshot Junior victory. Alright. Okay. So mag-aarap sa race number 6 yung dalawang chopper ng taxi.
Uy, maganda laban to. Setsuna versus Hotshot Junior. Yung dalawang chumer ng taxi magkalaban sa race number 6 natin mamaya-maya. In the meantime, it's going to be Dark Sun taking on McLaren in the winner's bracket this time around. Actually, winner's bracket din yung race number 6 pala. Alright! Ano yun? Scarlet Hotshot, no? 4-5. Hotshot 1. Scarlet 0-2. Pagawan sa nini, unang panalo. Tama. Okay, race number 5. Okay, before we proceed, tingnan muna natin yung signal strength natin. Kung okay. Jason Cancino is watching right now. Thank you so much. Yan. Alright, race number 5 tayo. Between Dark Sun and McLaren. So, tingnan natin kung makaka-rider punch at rider kick ulit. Si Dark Sun ng isa pang panalo at least. Yan. Dark Sun will start out lane 2, McLaren will start out lane 1. Alright, race number 5. Switch on. 1, 2, 3, go. So far, stable running kay Dark Sun. Natalo ko na naman yung isa pang ano, bracket. Next time. Dark Sun victory, Raynaki! Raynaki! 2-0. 2-0. Nakakadalawa. Mukhang ano eh, mukhang tumatalab yung ano ko eh. By the way, special thanks to Tamiya Underground for my outfit tonight. Yan, for my t-shirt tonight. Aha! 2-3 yun, ano? So, 1-1. Agawan sa 2-0 yun, anyway. So far, wala pa tayong re-races. So, any re-race, wala pa. For now. Alright, race number 6. Ang labanan ng dalawang chuper ng taxi. Laban. Duelo ng mga chuper ng taxi, ang ating race number 6. Setsu na taking on Hotshot Junior. And Hotshot Junior, the last time for the single round robin tonight. And Hotshot Junior will start at lane 2, Setsuna will start at lane 1. That's all throughout the single round robin, mga kalipat. Alright, race number 6, ang labanan o duelo ng dalawang chuper ng taxi switch. And 1, 2, 3. Patay! Papilo! Finally, danger! Season! Lakas! Grabe! Hotshot Junior wins! Season! Season! So, sa Hotshot Junior, sa wakas, nakapanalo ng isa na kapilok si Senso na dude! 2-1. Nakadalawang panalo na si Hotshot. Okay. So, dalawa na lang assignment niya. Si Scarlett, tapos na. Si... I think, si McLaren, tapos na. Itong tatlong to, tapos na. Yung kambal na Bracken G, at si Senso na, tapos na. Nasasali rin sa ating Grand Prix. Ang mga naglalaban sa Grand Prix, by the way, mga kadipat, ay ang mga naging champion of the month. Lahat ng naging champion of the month ay automatic kasali po sa ating Grand Prix at the end of our season. End of the racing season. So next season, panibagong set ulit yan ang mga kalahok sa ating Grand Prix on December 31. Usually December 31, New Year countdown. Sinasabay natin yan sa pagsalubong sa bagong taon. Alright, 4-6 pala, no? 4-6. Okay, 1-all. Tama, 2-1 tapos 1-all. Okay, race number 7. Race number 7 na tayo. Okay, sa loser's bracket ulit tayo.
Okay, race number 7, Cosmo Atomica versus Scarlet, ang magiging matchup po natin dyan. Alright, and Atchat Jr., alright, all throughout the single round robin will start at lane 2, and Scarlet this time will start at lane 1. Alright, race number 7, switch. Oh. 1, 2, 3, go. Wow. Final lane changer! Kaboom! K.O. Fatality! Sayang! Uwi na sana yun! Na-jinx ng final lane changer! Durug! Scarlet wins! Fatality! Fatality! Alright. Okay. One fight. Oh, one versus fight. Talo ulit. Scarlet, first victory tonight. Yan. In our run and gun Wednesday. Medyo umiinit ng bagya. Palibasa kasi umiinit ang action sa Deepat's Tamiya League. Kaya parang hindi ko masyadong ramdam ang lamig. Alright. In the meantime, race number 8 na tayo between na McLaren and Setsuna. 3 versus 6 tayo. Oh, that's 3 versus 6 matchup. McLaren taking on Setsuna. Parehong stock motors. Pareho ng, ah, magkaiba lang ng gear ratio. 3.5 kay Setsuna. 4 is to 1 naman kay McLaren. And McLaren will start at lane 2. And Setsuna, all throughout the single round robin, will start at lane 1. Alright. Race number 8. Switch! On! 1, 2, 3, go! Setsuna with a quick start. Let's see if Setsuna can hold on to this. Final lap! K.O. Even! Setsuna wins! Isan! 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 Ayo, Scarlet means pala. Ah, yun. 1-3. There you go. Good. 3-6. Lost. Setsuna won. 2-1 din. Tabla si... yung dalawang chopper ng taxi na... dalawa nating chopper ng taxi. Tabla sa 2-1. So far, after this recent victory by Setsuna against McLaren. So McLaren now has 1 win and 2 losses. Same with the twin Brocken Dragons actually have both 1 win and 2 losses on their record for now. And in the meantime, we'll go to race number 9. But before that, tingnan muna natin yung signal strength ulit. Okay. Mabilis tayo, mabilis. Bota na lang, mabalis tayo. Alright, race number 9 is going to be Dark Sun taking on Hotshot Jr. And that's a 2 versus 4 matchup. And Dark Sun will start at lane 2 while Hotshot Jr. will start at lane 1. Alright, race number 9. Switch on. 1, 2, 3, go. Naray na kick! Naray na kick! Naray na kick! Final! A.O. Hotshot Jr. wins! Nakapawi! Hotshot Jr. victory! At Naray na kick! Naray na kick! Naray na kick! 2-1 din! First loss ni Dark Sun. So wala nang undefeated ngayon. Hotshot Jr. on a winning streak. Winning streak ngayon. And one assignment away. So that's going to be against Cosmo Atomica, I guess. I think si Cosmo ata. Oh yes, so Cosmo Atomica. Tama. Ayos.
hot shot. Looking good so far. One win away from outright semifinals again. Outright semifinals stint. Alright. Race number 10 is going to be Cosmo Atomica taking on McLaurin. 1 versus 3 matchup po tayo sa ating race number 10. And Cosmo Atomica Ultra Auto single round robin will start at lane 2. While McLaurin this time will start at lane 1. Alright. Race number 10. Switch on. 1, 2, 3, go. Finger, pagong fire, KO! Di ko natalo kaagad, burug. McLaurin wins. Na fatality si Cosmo. Hit. Hit yun, hit. Kanina sa assignment ni Hotshot, Cosmo, ayun. Asa loses bracket? No, last name. Okay, 2-3. Ay, tapos na pala. Tapos na pala yung 2-3. O, yun. Tapos na siya pareho. Waiting siya. Waiting siya. Waiting yan. Waiting yan si McLaurin. Tapos na siya pareho dyan eh. Tapos na siya pareho dyan sa tatlo. So, ang hinihintay na lang ni McLaurin ay si, ano na lang, si Scarlett. O, yung kambal na Bracken G. O, yan yung last assignment ni McLaurin. 2-0-3 kay Cosmo. Lost me. Ayun. Okay. Race 11. Ayan, yung mga kulilat ngayon magkalaban sa ating race number 11. But before we proceed to our last 5, mabilis lang tayo. Buti na nga lang, walang tayong walang re-race na naganap. Wala tayong naging re-race for the meantime. Alright, race number 11 na po tayo between Scarlett and Setsuna. Yung mga kulelat ang magkalaban ngayon. So this is the only time that Scarlett will start at lane 2 is this matchup against Setsuna, who will start all throughout the single round robin at lane 1. Alright, race number 11. Switch on. 1, 2, 3, go. Bumaypak. Final up. Getting off. Intent. Setsuna wins. Isen. Isen. Buti na lang, walang fatality. Ayan, 2-6. Tama. I think si Dark Sun, ilan na lang ang assignment niya? Dalawa. Setsuna tsaka si ano na lang pala, Cosmo, yung mga last assignments niya pala. Si Dark Sun, ano pala, no? Talo nung last time. Ay, oo. Oh. Tama, talo pala siya last time. Si McLaurin, ano siya? 2-17. Sino ba yung huling nakalaban ni McLaurin? Si Cosmo. Ay, hindi, panalo yan eh. So, si Setsuna, ang last target niya pala ay si Dark Sun. Actually, si Dark Sun, ang last ano niya, last assignment. Si Dark Sun recently kasi natalo kay ano eh. Natalo kay Hot Shot eh. Tama. So yun na lang yung mga natitirang matchup. So waiting yan. Waiting pala. Okay. So si Dark Sun ang una matatapos pala ngayong gabi. Ay hindi pa. Okay. So waiting yan. Pero yung si Scarlett ano pa. Last na si McLaurin. Ayun. Talo si Scarlett. Senso na panalo. 3-1. Scarlett 1-3. Yan. Matapas yan yung mga last. So si Dark Sun at saka si ano. O si Cosmo at saka si Dark Sun maglaban na. Finals rematch na tayo agad. Okay. Tapos yung last 3 races yun na. Race 12 na tayo. Okay. We are now in our last 4 races of the single round robin. O single round robin. Ibig sabihin once lang nila makakalaban. So, pwede nila merong makakalaban. Yung mga quarter finalists, tatlong beses, meron silang tatlong auto na makakalaban ng dalawang beses.
Dalawang beses nila mga kalaban. Either palitan sila ng lane or same starting lane. Okay. Depende sa ranking. Alright. The much-awaited finals rematch here in race number 12. It's going to be Cosmo Atomica taking on Dark Sun. That's going to be Torchin 2 versus Atomic Chin 2. So, tingnan natin ngayon kung makakabawi si Dark Sun o si Cosmo Atomica pa rin ang mananatiling panalo dito sa duelong ito, sa finals rematch na ito. And this is the only time that Dark Sun will start at lane 1. Yan, while Cosmo Atomica, all throughout the single round robin for now, will start at lane 2. Alright mga kadipat, brace ourselves now for our race number 12. The finals rematch and as well the battle of Torchin 2 versus Atomic Chin 2 Motors. Switch on! 1, 2, 3, go! Tumalon, hindi ko nasa lukaga naman eh, kaya lang nung tumalon, ganun din, ako balance din siya, so re-race yan. Re-race pa ba? Okay, first re-race, yung nagkaroon ng hit, actually may nagkaroon ng hit pala, nagkaroon ng hit, I guess kaya ngayon yung hindi ko nasalo si Cosmo McLaurin, that's one versus 3. Yun, nagka-hit nga pala yan. Cosmo versus McLaurin. Inverted triangle. Ayun. 1 versus 3. Yun, dun nagkatama. Ayun yung natumba si Cosmo. Tapos nasa lubong ni McLaurin. Sabit dun. Yan o. Hit pala yun. Tama. Okay. Release tayo. Yan. Unas gulong sa aking itim na t-shirt. Pero pag puti, bawal. Dun sa baba. Upo ka na lang. Sabi ka na din. Alright, double check tayo sa ating mga auto. Mukhang ponyo yung labas ko rito. Dirig! Dagag! Mukhang ponyo labas eh. Alright, first of two restarts mga kadipat. One, two, three, go! Super high kasi si Dark Sun eh! Final lap! Kagaya na naman yung nakaraan ng finals, ganyan din eh! Kaya T-Hero Key, no? Na Rider Kick! Gawa na, gawa pa. Nag-side siya na naman. 1, 2, 3, ting, ting, ting! Magandang kanta ng ano, yung tinapos. Pag si Hero Key, ganun yung sound effect eh. Pag natatalo, pag makagang nasibak yung auto niya. Doon. Kung pinapanood niyo sa YouTube, yung kanyang YouTube channel, T-Hero Key Hobby Channel, yeah. Eh, pag na ano yung kanya, yung parang sinto na dumahon yun. Nani! So, Nani! So, si Cosmo Atomica, nakaligtas pa. Nakalusot dun sa final lane changer, eh final lap na sana si, ano, si Dark Sun, biglang, So, si Cosmo Atomica, hindi pa rin nakabawi si Dark Sun kay Cosmo, at si Cosmo Atomica ang panalo pa rin. Sa wakas, nakakuha na rin ng isang panalo. Alright. So, at last, makakakuha na rin ng isang panalo si Cosmo Atomica ngayong Run and Gun Wednesday evening. Alright. In a re-race. Nagkaroon ng re-race.
Just when we thought Darkson panalo na sana, biglang biglang embang pa eh. Darag! Plus extra, one extra. Okay! Race number 13 tayo! Okay, pagano na tayo. Pagano na yung ano natin. Si Cosmo ang last. But, race 13, pagano na yung basa natin. Last 3 na eh. Down to our last 3 races sa ating single round robin. Okay, our round robin format. Alright. Time check tayo, 6:54. Aha, matatapos tayo ng mabilis. At, so ano to, 1-3. Recap tayo, 1-3 kay Cosmo Atomica, Dark Sun 2 wins, 2 losses, ganun din si McLaurin, Patchak Jr. 3-1, and 1 win away from Alfred Semifinals, and Scarlett with 1-3, and 3-1 kay Setsuna also, 1 win away, yung dalawang chuper ng taxi natin, isang panalo na lang, kanila na ang Semifinals outright. Alright, in the meantime, it's a battle, it's the clash of the twin rock and giants right now here in this race number 13. McLaurin taking on Scarlett, and McLaurin will start at lane 2, and Scarlett will start at lane 1. Alright, it's the clash of the rock and giants super FMs here in this race number 13. Switch on! 1, 2, 3, go! So far, but McLaurin is still ahead onto the final lane changer for McLaurin. That might be the view. K.O. Hindi pa rin nakabawi si Carmet. Duro. McLaurin wins. Buti na lang, walang fatality. So, last 3 races. So, matatapos na. Dalawa-dalawa matatapos dyan. So, final standing for McLaurin will be 3-2. Scarlett 1-4. Okay. Maganda laban pa rin. Anyway. Alright. 1-4. 3-2 para kay McLaurin. 1-4 para kay Scarlett. So, possibly third. Possibly third kung mananalo si Setsuna tsaka si ano. Si... Kung panalo si Setsuna tsaka si ano. Si... Pachak. Okay, in the meantime, penultimate race na po tayo ng ating single round robin, Dark Sun vs. Setsu ng ating matchup. And special thanks to Tamiya Change Online in Malolos, Bulacan for this wonderful curse from last year. Yung mga na-drop from last year, Dark Sun and Setsu na. So ngayon, talagang mga pro-stock, legit na pro-stock racer na. Alright, sa non-FM, at least yung busy na gawa ng paraan. Alright! So in this case, Dark Sun will start at lane 2 and for at least one last time. And for at least one last time, Setsuna will start at lane 1. Alright! It's BS versus BZ here in this penultimate race of the single round robin this run and gun Wednesday evening. Switch on! 1, 2, 3, go! Palipasa kasi ng 3.5 eh. Pareho kasi 3.5 yan, kaya kasahan mo ng mamaw. Halimaw. Halimaw sa laro eh, no? Okay, double check tayo. Nako. Medyo na-usli yung kasi Setsuna. Medyo awkward na yung kanyang
left rear roller. Yung rear roller nyo sa kaliwa. Bandang wakali. Last masagitli, bandang wakali, durug. Alright, first of two resets tayo mga kalipat. Okay. 1, 2, 3, go. Kala ko, rider sister. Kapag nag-animal si Dajsa, no? Lagot, final intention. Final intention. Napatay kagad, palibasa, nasa harap yung switch. Dahil madaling patakan ng i-switch off. Lucky! Sa wakas, natuloy din. Natuloy din on screen. And Dark Sun will close up the single round robin this Dragon Gun Wednesday evening with a 2-3 win-loss record, 2 wins, 3 losses. Iyan. At si Setsu na 3-2 win-loss record naman. So tatabla si Setsu na kaya McLaurin. Tatabla siya kay McLaurin at 3-2. At si Darkson naman 2-3. Ayan, welo. Welo muna ulit. 1, 2, 3. Rider kick. Celebratory kay Dark Sun eh. Pag every time mananalo si Dark Sun, ganyan eh. Ride Hockey! Palibasa ka rin, pinangalan kay Mas Rider Black yan eh. Kaya Dark Sun nilagay ko. Para hindi halata. Dirig. 3-2. Si Dark Sun pala, 3-2 nga pala. Oo, tapos 2-3 si Senso na. Ayun. 2-3 pala yun, may apologies. Baliktad pala, may apologies mga kadipat. Baliktad pala, yeah. tama, Dark Sun, 3-2. Dark Sun, 3-2. 2-all at saka 2-all pala. Eh, no? 2-all tsaka 3-1. Ayun. Tama, 3-2. Tabla rin pala. 3-way tie pala si McLaurin. Seto na, tsaka si ano. Dark Sun, o nga pala, no. Oo. 3-2 rin pala. 3-1 versus 2-2 pala yun. Tama. 1 extra. Si Setsu na lost extra. Ayun. Pareho nga 3-2. Baka may tiebreaker phase tayo ngayong gabi. Posible magka-tiebreaker phase ngayong gabi. Kasi may 3-way tie tayo. Pero tingnan lang natin sa quotient mamaya. After the single round robin. Meron pa tayong isang race sa single round robin. And it is Hotshot Jr. taking on Cosmo Atomica in our last race of round robin ngayong gabi. Alright. Tatlo pala yung 3-2. Ayan o, 3-2. 3-2 pala yun. Tama pala kanina. Tama nga pala kanina. Ayun. Tatlong 3-2 pala. Yung 2, 3 at saka 6. 2, 3 at saka 6. So tingnan natin mamaya-maya kung ano yan. Baka magka-tiebreaker phase tayo mamaya. In the meantime, race number 15 tayo. 15 and final race of the single round robin will feature Cosmo Atomica taking on Hotshot Jr. and Hotshot Jr. in a must-win situation to clinch the outright semifinals berth. Who will start out lane 1 and Cosmo Atomica at for one last time will start out lane 2. Alright. It's the 15th and final race of the single round robin this Running Gun Wednesday evening. Switch on. 1, 2, 3, go. Ganda lang ang bounce. Final invader. Okay. Patok pa rin. So, Cosmo Atomica will close up the single round robin tonight with 2 and 3 as well.
Yes, 2 wins, 3 losses din para kay Cosmo Atomica ngayong Grand and Gun Wednesday evening, mga kadipat. And 3-2 rin. 4-way tie. Magkakaroon tayo ng 4-way tie sa 3 and 2 sa unahan. So, tingnan lang natin mamaya-maya sa ating quotient system kung sino yung may pinakamagandang record. So, kung sakaling merong dalawang 2-1 at dalawang 1 and 2, tiebreaker na lang. Yung dalawang 2-1, upright semifinalist na yon. Ngayon, yung dalawang 1 and 2, 3-4. Battle for 3-4 na yan. Winner over the other na lang din. Ayo, madali lang to. 4-way tie pala, madali lang yan. Maliban na lang kung ano, sigurado may dalawang 2-1 dyan, dalawang 1-2. Mangyayari dyan. Okay. So, Chat Junior, naisahan pa ni Cosmo Atomica, huli man daw at magaling, nakalusot pa rin itong si Cosmo Atomica to close out the single round robin tonight. Then on this holiday run and gun Wednesday. Alright. 2-3. Ay, 3-2 rin pala. Ito yung 2-3 pala. Sorry. Number 5. Definitely number 5 si Cosmo. 2-3 pala eh. 2 wins, 3 losses pala. First 3 natalo, tapos the last 2 panalo. Si Hatchup naman 3-2. O tama, 4-way tie. 2-3 yan. Number 5 si Cosmo. Tapos yung 4 na 3-2. And then yung Scarlet number 6. Definitely number 6 si Scarlet 1-4. So sina Cosmo at si Scarlet sa kulelat na posisyon. So this is number, number 5. Dito na lang, ilalapag ko na lang dito. Pero pag semifinals na, babalik ko na doon. Okay, dito na lang din. Pwede rin. So, ang outright semifinalist, madi-determine pa lang natin at 3 and 2. Okay. But before we proceed, checkin natin yung signal ulit. Florence Leo Kagiwa, yan, yung maklase dati ni Carmela Joy Papa, yan, sa ni Maricel Ilumin, yan, Kalaunan, okay, Mrs. Kalaunan na. So, yan, so yung 4-way pa yung problema natin ngayon, yung dalawang card na nasa dulo, si Scarlet at si Cosmo Atomica, okay na. Cosmo Atomica will be at number 5 with 2 and 3 win loss record, and 1 and 4 win loss record si Scarlet, siya may pinakamababang win loss ranking. Kaya siya ang malalagay sa number 6. So, yung top 4 natin, nagtabla-tabla sa 3 and 2. So, we'll determine here kung sino yung magiging dalawang 2-1 at dalawang 1-2. Kung sakaling ganun ang mangyari, winner over the other na lang. Alright. Madali lang to. Baka hindi tayo, posibleng hindi tayo dumaan sa tiebreaker phase. Tingnan natin sa crosshatch. Dark Sun against Dark Sun versus McLaurin, Setsuna, and Hotshot. 3-4, 6-2, 3-4, at saka 6. Ayun. Okay. So, game. 3-4, 6. 2-1. Okay. 2-1. 2-1 siya. 2-1. O, baka si Darkson yung isang outright semis. Posibleng siya yung isang outright semis dyan. But that's one. May isang nag 2-1. Tingnan natin kung may magte 3-0. Pag may nag 3-0 at isang 2-1, yun ang outright semis. Okay. Outright semis na yun. Mati. Next. McLaurin. Against 2, 4, 6. Against even numbers. 1, 2. Okay. Si Hotshot. Against 2, 3, and 6. 2, 1 din. Okay. Ayun, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1. Good. Setsa na. Against 2, 3, 4. 1, 2. Ayun. Ayun yung sinasabi ko. Dalawang 2, 1, dalawang 1, 2. Ready winner over the other na lang. Para madali. Para mag-proceed na tayo sa quarterfinals right away. Para wala ng tiebreaker phase. Ang tiebreaker phase, ginagamit lang yun pag tatlo ang nagtabla.
pag tatlo-tatlo yung nagtabla, tapos one all against each other, yun, saka natin gagawin yung five-way fish. Pero dahil four-way tie ang nangyari, kasi niya may dalawang pinakamataas na quotient, sa, dahil top four ito, o kasi dahil yung sinasetsor, si Dark Sun at saka si Hotshot Junior ang may dalawang pinakamataas na quotient, therefore, Dark Sun will be, will be what? 2 versus 4. Second seed. Dito siya. Dito yung semis 2 sa kaliwa. Sa kaliwa ko, semis 2. Dito ko nakarap, kaliwa ko yung semis 2. Then si Hotshot Junior ang top seed. Ayun! Tapos ang boxing. Ayun. Ayun, no? Tapos ang boxing. Ayos na. So, si Hotshot Junior tatapos na number 1 at si Dark Sun tatapos na number 2. Therefore, sila yung ating mga upper semifinalist ngayong gabi. Alright, and then yung si and then yung dalawang 1 and 2, oh, winner over the other again. 3-4 yan. 3 at saka 4. Number 3 at saka number 4. Kung sino yung winner over the other, o, oh, yun ang ano, ang number 3. Winner over the other. 3-6. Talo si McLaurin, kaya siya number 4. Tapos 3-6 yun. So na. Ayun! Tapos, unboxing! Ayos! Walang problema. Tuloy tayo sa quarters. Okay! So, natapos na natin yung ating single round robin ngayong gabi at hindi natin kinailangan ng ating tiebreaker phase to determine the rankings of all the 6 cars. Oo! Ang top 4 natin, nagtapla sa 3 and 2 win-loss record. 4-way tie po yan sa unahan ng ating car standings at ang dalawang solo na kulela, si Cosmatomica na may 2 and 3 at si Scarlett na may 1 and 4, number 5 and number 6 po sila respectively. Respectively, that is. Alright. Dito sa kanan si ano? Si Scarlett ang nandito sa ano? Dito na siyang ano? Yung outright. Dito yung outright, tapos dito yung ano. So, ano yung sini number 3? Setso na number 3. O, de, dito siya. O, yun ang quarters 1 natin. 3-6. Tapos, si McLaurin number 4. So, dito siya. Cosmo ang number 5. Yan. Alright. Tapos, ang maxi. Rido! Kick! So, si Dark Sun, second seat. Si Hotshot, top seat. So, yan. Okay. So, kukunin ko lang muna yung ating camcorder natin at dadaling ko sa kabilang table for the meantime so that we can explain what happened. Yan. Alright. Time check na po tayo. Medyo natagalan lang tayo due to the long lull para ma-determine natin kung sino paligbasa kasi nagkaroon ng four-way tie. Alright. So, here's the final standing. Okay. I'll just write it down. 2-4-1-3. There you go. Alright, so here's the final standing. 3-2 po yan, yung kay Setsu na. Alright, so as we can see here, si The Dark Sun, McLaurin, Hotshot Jr. at si Setsu na, yung apat na cars na yon nagtabla sa 3-2, win-loss record. Sila po yung mga nanguna sa ating single round robin ngayong gabi sa top 4. Pero kinailangan natin ng quotient system to determine who will, yung top 2 na may pinakamataas na quotient, yung po ang outright semifinalist at yung seeding nila doon kung 1 or 2 ay determined through winner over the other rule. Ganun din yung 3 and 4 position. So it happened to be like this. Yan, as we take a look at this no, yan, nung tiningnan natin sa ating cross hatch ngayong gabi, ayun nga si Dark Sun against 3-4-6, 2-1 siya, ayun siya, and then si ano naman si McLaurin kalaban ng 2-4-6, 1-2 siya. And then si Hotshot Junior naman ay 2-1, 2-3 and 6, ayun. Then yung 6 2 3 4 1 2. Kaya ito po yung naging labas. At yung dalawang may 2-1, winner over the other rule lang po tayo, dito tayo pupunta. End deal. Therefore, si Hotshot Junior ang number 1 and then si Dark Sun ang number 2. Alright, and then yung number 3 and 4 positions, yung dalawang 1-2, winner over the other rule, it happened to be like this. McLaurin lost to Setsu na, therefore Setsu na has the tiebreaker and will be relegated to number 3 spot. And McLaurin will be relegated to number 4 spot.
So this is now our knockout stage bracket on another run and gun Wednesday evening ngayong gabi. Ayan. So ito po yung ating playoff bracket, yan. Ito po yung yung quarters 1 at ito po yung quarters 2, semis 1, semis 2. So mauuna po itong natin yung 3 versus 6 matchup between Setsuna and Scarlett. So yan po yung ating matchup sa ating quarterfinals number 1, 3 versus 6. Ang quarterfinals number 2 naman po natin, McLaurin at number 4 against number 5, Cosmo Atomica. So nanganganib mabalik sa stock motor si Cosmo Atomica kung matatalo siya ngayong gabi. O kung maagang masisibak ni McLaurin ngayong gabi. So semifinals number 1 is this bracket. Ang magiging champion ng Orange Army, siya ang papasok sa ating championship round ngayong Run and Gun Wednesday evening on a holiday Run and Gun Wednesday, that is. Yan. So, yung mag-champion sa Orange Army, yon ang pasok sa championship round. So, yung dalawa sa kanila, papasok ng semifinals. Yun, actually, isa na lang nga hinihintay. Sino yung isa pang Orange Army na papasok? So, isang Orange Army ang posibleng masibak. Dito naman sa kabila, puro mga ibang kulay. Dalawang itim, isang pula. Alright. So, yun nga po. Gagaya na na-explain natin. Yun nga po yun. Yun nga po yun. Tiningnan lang natin through crosshatch. So, madali lang po na-determine kung ano ang kanilang mga ranggo. Okay. So, ito na po yung ating playoff bracket. Quarters 1, quarters 2, semis 1, semis 2, which are all race to 6 laps and race to 10 laps po tayo for battle for third and the championship round to culminate this Run and Gun Wednesday evening, third of the 9 race scheduled this month of December 2021 on this wonderful track layout. Yan. Once again, glad to have you with me and you're still watching Deepak's Tamiya League Season Sale live on live from Deepak's Laboratory, from my laboratory. Ayan. Ayan yung talagang composition ng aking laboratory. Rockstar ang peg dahil sa dami ng kalat. Alright. Pero naman, manageable naman. No problem. Alright. So we are now in the quarterfinals. Quarterfinals number 1 will feature number 3 Setsuna taking on number 6 Scarlett. Alright. So crucial must win situation for both cars. Nagkukumahog lahat ng aning na yan. Nagkukumahog sa puntos. Lalo na si Scarlett. Nagkukumahog pa rin sa puntos. Na hindi pa rin maka-score. So tingnan natin kung makaka-upset ba si Scarlett kay Setsuna o si Setsuna mananatiling yung gutong niya sa mga aggregate points. Alright, so in this quarterfinals matchup, Setsuna will start at lane 2 and Scarlett will start at lane 1. So magpapalitan po sila ng starting lane mula nung naglaban sila nung ating race number 11. Alright, once again, welcome to the knockout stage of our Run and Gun Wednesday evening tonight on Deepak's Tamiya League Season 2. And we will now proceed right away with this quarterfinals number 1 switch on. 1, 2, 3, go! Patay pa rin yan, ha? Patay! Na may Rivera! Aray! Aray na po! Sa wakas, makakapuntos na rin si Scarlett matapos si Bakin si Setsuna. At last, Scarlett's wait is finally over here tonight as Scarlett will enter the semifinals for the first time this month of December 2021 to face Dark Sun in the semifinals. Yan, so that's 2 versus 6. 2 versus 6 ang magiging matchup natin sa ating semifinals. And unfortunately, Setsuna will bid farewell to its chances to add some aggregate points once again. But unfortunately, Setsuna won't be able to do so. Dahil si Scarlett, dinaig siya ni Scarlett. At si Scarlett ay lulusot sa ating semifinals round sa kauna-unahang pagkakataon ngayong buwan ng December 2021. And in the meantime, it's quarterfinals number 2 action right away.
between McLaurin and Cosmo Atomica. And Cosmo Atomica on the verge of going back to stock motor should Cosmo Atomica lose against McLaurin. Okay, so sa ating quarterfinal duel. And McLaurin will start at lane 2. And Cosmo Atomica will start at lane 1. So, palitan din. Again, palitan ulit sila ng starting lane mula nung nagharap sila. Alright, mga kadipat, brace ourselves now for our quarterfinals. Number 2. Switch on. 1, 2, 3, go. Right. Sa kamarong lap requirement. Lap requirement. Lap requirement dyan. Okay, first. Restart. 1, 2, 3, 4. Final lane changer. KO. That's it. What an upset by the Twin Bracken Gigants. Pinatawag ang lahanika nilang mga oppositions. And Cosmo Atomica, unfortunately, will go back to stock motor immediately upon losing to, after losing to McLaurin, who will go back to the, which will go back to the semifinals once again. Yan, to face Hotshot Junior. Yan, sa semifinals number 2 po natin. So, yung tambal na Bracken Gigants po ay uusad sa semifinals round. Yan. And for the first time, Scarlett will enter the semifinals finally. So, makakadagdag na siya ng 1 point at least on aggregate. So, first point at least para kay Scarlett. Matapos ang kapasok ng semifinals round. So, yan na. Ang ating matchup sa ating semifinals. Ang semifinals 1 po natin is a 2 versus 6 matchup between Dark Sun and Scarlett. Ang semifinals number 2 naman po natin will feature the Hotshot Junior at number 1. The top seeded car will take on number 4, McLaurin. So, traditional 1 versus 4 matchup ang ating semifinals number 2. At 2 versus 6 matchup naman po ang ating semifinals number 1, which will happen in just a moment. In just a little bit. Alright. So, we'll now proceed right away with our semifinals round. Yan. Yan. Sino kaya itong nanunood na to? Yan. Hopefully, yan. Hopefully, you enjoy the excitement, the thrill and excitement here on this munting, in this little track layout that I have. Ito na lang kasi yung mga natira sa akin. Actually, dapat nga mas marami kung sobrang regrettable. Ay, nako. Alright, but in the meantime, it's semifinals number 1 right now between Dark Sun and Scarlett. Yan. So, at least si Dark Sun mananatiling Atomic 2. Yan. So, magme-maintain sa Atomic 2 si Dark Sun kahit anong mangyari. Dahil tapos makapasok ng semifinals outright. So, 8 points at least para kay Dark Sun. Alright. So, at this point, sila pa rin naglaban sa race number 2. Sila rin pala magtatagpo sa ating semifinals number 1. And, same starting lane for both cars. Dark Sun will start at lane 2 while Scarlett will start at lane 1. So let's see if we will have another upset from Scarlett against a mighty Dark Sun this time around. And once again, mga ka-Dipat, you're still watching Dipat's Tamiya League Season 2 live from Dipat's Laboratory in Barangay Anonas in the city of Urdaneta in Pangasinan. Yeah, mga ka-Dipat, brace ourselves now for our semifinals. Number 1, switch on. 1, 2, 3, go! 1! First lap pa lang, umiinit. Aha! Final lane changer! Kaila! Kaila! Wow, mga kadipat, grabe yun. Alright. And Dark Sun has sealed the deal. Hindi nga natuloy yung upset ni Scarlett kay Dark Sun. Dahil itong si Dark Sun, when needed the most,
somehow nagtino kahit papano and nakatapos din ng 6 laps nang hindi natutumba, hindi naapektuhan ng announcer's jinx, naka-rider punch at naka-rider kick ulit ng isa pang finals appearance, tatlong dikit na finals team na po ngayong buwan ng December 2021 para kay Dark Sun. Alright. Okay. Before we proceed to semifinals number 2, buwela muna tayo one more time. 1, 2, 3. Rider kick! Woo! Rider kick! Rider kick! Parat! Medyo ano na, medyo nasaib na. Tumodo, at pag nag-champion ulit si Darsan, todo na. At baka, so, baka lumampas na sa kota ni Aguro. Durug! Alright! Semis number 2 na po tayo mga kakadipat between McLaren and si Tita Rossi Servito. Yan, so okay natin. Thank you so much for watching this time around. And we are now in the semifinals 2 between McLaren and Hotshot Junior. Alright! So sila pala yung naglaban sa race number 1. Yung race number 2 kanina, yun ang semis 1. At ang race number 1 ngayong gabi, siya naman ang ating semifinals number 2. Wow! Ibang klase ito. Alright, so 1 versus 4 matcha. Palitan sila ngayon na starting lane this time. Alright, so this time, it's going to be Hotshot Junior who will start at lane 1, lane 2 rather, dahil siya yung top seeded car. And the number 4 McLaren will start at lane 1. Alright mga kadipat, place ourselves now for our semifinals number 2. Switch on! 1, 2, 3, go! McLaren with a pit start. Hotshot Junior trying to keep up. What burst of speed displayed by McLaren. On to the final lap. To close this out. Alright. Yes. What a run. Grabe. And McLaren for the first time ngayong December 2021 will enter the championship round. After defeating Hotshot Junior on a blistering start, yan, on a blustery start, yan, hanggang matapos ang 6 lap requirement, at siya nga po ay mapuusad sa ating championship round for tonight to face Dark Sun. And in the meantime, we are now in our battle for third right away between Scarlett and Hotshot Junior. Yan, so at least 1 or 2 points para kay Scarlett kung sakali sa ating battle after finishing 3rd or 4th, yan, 1 or 2 points ang kanyang aggregate score after tonight. Alright, sa Chat Junior naman, may 2 points sa ngayon on aggregate, trying to add 3 or 4, trying to add 1 or 2 points as well, 3 or 4 kung sakali. Gustong gawing times 2 ang kanyang aggregate output so far. Alright, so ang ranking nila ay higher seed. Nako, top seed palang tinalo ni McLaren. 4 versus 2 pala mangyayari mamaya. 4 versus 2. Kung hindi ako nagkakamali, 4 versus 2. O tama, 1 versus 6 ngayon. 1 versus 6 ito. So, same starting lane. Ayun. Pareho, pareho. Alright. So, in this case, Hotshot Junior will start at lane 2 and Scarlett will start at lane 1. So, same starting lanes for both cars mula nung nag-arap sila sa ating single round robin ngayong gabi. Alright mga kadipat, brace ourselves now for our battle for third for this Run and Gun Wednesday evening on a holiday Wednesday mga kadipat. First to make 10 laps. Switch! Life goes on and on. Yon, yung kembot at saka yung echo nagdala po, dobigay. Yosh! Ore! Sanju! Isu! 1, 2, 3, go! Scarlett with a pit start after 2 laps. Scarlett is leading right now. Lap number 5. Lap number 6.
Lap number 7. Lap number 8. Penultimate lap. Final lap. K.O. Charlotte. By half of the tracks. Charlotte winning by half of the tracks. Yan. Wow, malaking agwat. Buti na lang, hindi nagka sa lubong. And Scarlett, for the first time this month of December 2021, will score 2 points on its aggregate score. Yeah, so siya yung aking third placer ngayong gabi. And Hotshot Junior remaining at number 4 for the third straight race ngayong gabi. So, dito ka na siya bababa. Dito ka na siya ilalapat mamaya-maya. So, dito na lang yung podium. Yung podium pick. Yan. Alright. Patapos ito, tago ko na. Itago ko na to sa table sa kapila. Alright! Ibang klase yung setup natin ngayong gabi. I love this setup, you know. I love this setup. Gusto ko tong setup na to. Alright! We are now in the championship round between McLaren and the Dark Sun. So, Dark Sun trying to add more points. So, a total of at least 3 points. Or a total of at least a minimum of 3 points to be added on his aggregate score. So at least, ano siya, ang tapos lang ni Dark Sun ngayon will either be 10 or 11. 10 o 11 puntos ang kanyang magiging total aggregate score after this championship round. Yan, 10 or 11, conforme ngayon sa mangyayari sa laban niya against McLaren. And McLaren will have 7 or 8 points on aggregate, yan, after tonight. Alright. So in this championship race, Dark Sun will start as the second seeded car in the knockout stage. Tonight will start at lane 2. So same starting lane pa rin for both cars. Dark Sun at lane 2 and McLaren at lane 1. Alright. So parehas din pala, no? 2 versus 4 pala ito. Alright. Bueno mga kadipat, brace ourselves now for our championship round for this holiday run and gun Wednesday evening, first to make 10 laps. Switch! Life goes on, yun, yung kembot at saka yung echo nagdala to. Before we proceed, I say shout out, I'll shout out first muna to my ultimate crush and my ultimate love of my life na nag-birthday kahapon, na si Myrtle Abigail for Lucas Sarasa. And thank you so much for always making me smile. Siyempre, as always, for me, ikaw ang aking fountain of youth. Palibasa, mas bata ka sa akin kasi nung pinanganak ka, grade 1 pa lang ako. Grade 1 na ako nun. Nung pinanganak ka, kaya ganun. Kaya nasabi ko, fountain of youth. Yan yung nakita sa akin na wala akong kabataan eh, no? Alright, once again, happy birthday extended to you from yesterday to Myrtle Sarosa. And of course, as always, hindi kita tatantalan sabihin sa iyong mahal na mahal pa rin kita, my only forever Mrs. Aguilar, my final and only eternal love, and my only forever otaku waifu. Iyos! Ang aminan na lang ako kan. Sir, but tila wala yung alalalam. Tapos biglang paramdam si Judy. My gosh! Peace. Ah, peace up. Yosh! Ore! Sanju! Isu! 1, 2, 3, 4. Lap number 6. Lap number 7. Ako, masinan. Okay, continue. Final lane changer! Tama lang pala, naglagay ako ng shoutout. Ayun, pampaswerte. Sendo ka na yun! Wala kick! Alright! And Dark Sun, for the second time this month of December 2021, matapos matalo kay Cosmo nung nakaraang Sabado, ngayong Miyerkules ng gabi,
ay tatapos bilang kampiyon muli. Nakabalik sa trono si Dark Sun at siya ulit ang ating champion ngayong gabi. So, a total of 11 points on aggregate na itong si Dark Sun. Alright! Okay, pwelo! Yan. O, ito! Sample lang kita, Myrtle, ng aking Rider Kick. Yung paborito ko sa Mask Rider eh. Yung paborito ko sa mga anime, chato ko sa 2 Mask Rider. Mahilig ako sa mga Mask Rider eh. Alright! To Myrtle Gale Sarosa, ito para sa'yo. Alright! 1, 2, 3. Rider Kick. Whoa! Rider Kick. Rider Kick. Woohoo! All right. Ayos. Talagang todo bigay eh. Basta para kay Mertlab eh, no? Todo bigay. Kahit 34 na, kahit gapisong talon, okay lang. Yan, pwede na natanggalin yung antipara ko. Like mukhang yun ang di oras eh, no? Turug! Okay, well, sip a little water muna. Yun, hiningal ng di oras inyong lingkod dun ha. Palibasa kasi, 34 na eh. Kaya gapiso na lang talon, durug. Alright. Ayos. Grabe, nag-iinit ako nun. Sabi ko sa inyo, mas mainit pa sa nagbabagang luha yan eh. Sabay ka na. Alright, mga kadipat. Ito po ang ating... Yan po ang ating top 4 RTRs ngayong gabi. With Dark Sun returning as our new champion for tonight. With Atomic Tune 2 motor, oh, baka maximum na yan, oh, I think maximum na itong Atomic Tune 2. Tatry ko lang yung, ano, actually, pwede pang mag-light dash sana ko, pero masyadong magaan ng VC, kaya malamang ikapahamak pa niya. So, mas mabuti kung sa Atomic Tune na lang siya mag-stay. Alright, so si Dark Sun, tatapos na kampiyon ngayong gabi, with a total of 11 points on its aggregate score after finishing as champion for tonight's race. Alright. So, mananatili siyang Atomic 2. O, maximum na pala yon yung Atomic 2 para kaya, no, supposed to be light dash pa sana. Kaya lang, dahil maikli lang yung track layout, ang pinamatas lang niya, Atomic 2. Pero hindi ko pa natratry yung ano eh. Kasi mas bagay sa kanya yun eh. Yung Rev Tune 1 at saka Rev Tune 2 kasi, binabagay ko lang kasi yung motor sa kulay ng car. Kung ano yung kulay ng takip, siya rin kulay ng car. Pinapareho ko lang. Ganun mo yung usual kong trend, no? Ganun ako mag-setup ng Tamiya. Alright! So, yan, si McLaren. Kahit papano, kahit nasundan na siya doon sa lap number 7.5. Kahit papano, lumaban pa rin. Yun nga lang, naswertehan siya ni Dark Sun. Na-rider punch at na-rider kick. Durug. So, si McLaren tatapos ngayon na second place. With additional 3 points on aggregate, so a total of 7 points na ito. Kung di ako nagkakamali, yes! So a total of 7 points na itong si McLaren on aggregate after 3 races. And Scarlett at last will score 2 points, or its first 2 points this month of December 2021 with a 3rd place finish tonight. And Hotshot Jr. will add another 1 point on aggregate score, being now a total of 3 on aggregate this month of December 2021. So, nanatiling 4th placer si Hotshot Junior sa tatlong dikit na karera natin. Sa unang tatlo ng siyam na nakatakdang karera ngayong buwan ng December 2021. And that will do it, mga ka-Dipat, for another exciting edition of Dipat's Tamiya League Season 2 tonight on a holiday run and gun Wednesday, December 8, 2021. And once again, this has been Dipat Aguilar signing off for now. And thank you so much to all who watch and whoever will watch anytime on my Tamiya Mini 4-wheel drive personal video log every Wednesday and Saturday. Although on Saturday, December 11, dahil nga may scheduled power interruption dito sa Barangay Anonas in Urdaneta City, Pangasinan, magsisimula po tayo ng 8:15 p.m. onwards. Yan. O, alas 8:15 ng gabi. So, mali-late po tayo ng umpisa. So, alright.
So once again, this has been Dipat Aguilar signing off for now. And once again, thank you so much sa lahat po ng mga nanood at kung sakali may mga manunood anumang oras. And once again, this has been, I'm reminding every one of you to all of you to, I'm reminding all of you rather to stay safe, stay healthy, avoid negative vices, and avoid, kung hindi man maiwasan actually, at least minimize the, minimize yung contact with COVID-19. Yan. So, as much as possible, hangga't maaari, mas achieved, hugas, iwas, and get vaccinated as soon as you get the chance. If ever na hindi pa bakunado, no, like me, no, kung hindi pa nga kung gaano bakunado. Palibasa kasi, masyadong maraming tao, nakakawala ng social distancing, Diyos ko po, kaya ayoko muna. Alright! So, once again, this has been another presentation of an exciting edition of Dipat's Tamiya League Season 2. And once again, this has been Dipat Aguilar na nagiiwan po sa inyo ng isang magandang run and gun Wednesday ng gabi sa inyo pong lahat. To God be all the glory and honor. God bless to all of us. God bless the Philippines and God bless the entire world. And of course, before I close this out, to Christian Manibog, to Jason Cancino, Florence Leo Kagiwa, and to Tita Rosy Servito, thank you so much for watching. And to all of you, thank you so much for watching another presentation of Dipat's Tamiya League Season 2 live from Dipat's Laboratory. And for now, it's good night mga ka-Dipat. See ya!